Kamusta mga paps? Welcome back to my channel. For today's video, magpapalit tayo ng speedometer cable kasi yung speedometer ko ay hindi na gumagana. So, papalit ako ng speedometer cable. Yan ay tuturo ko sa inyo ngayon. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Shoutout kay Shin Andrew Iangwas. So, shoutout sa'yo. Kay Jesus Galgarin Kabangon, shoutout sa'yo, paps. Kay Carl MacPNLAC. Hindi ko alam kung paano banggitin tong surname mo, pero yun lang. So, yan, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Harold Nation. Pinapa-shoutout ng misis ko yan, matagal na. Ngayon ko lang na-shoutout. Si shoutout sa MSS Riders, yan, sa mga katrabaho natin dyan. SR Arby Nation, shoutout. At Drawing Tayuman Rider, shoutout sa inyo. So, hindi ka pa nga pala nakasubscribe sa channel ko, pakipindot na lang ng subscribe button and pahit ng notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload ko. At yun lang, proceed tayo sa main content natin. Papalit ako ng speedometer cable sa SYM ko. Tara! Ito na yung ating motor mga paps. At yan na siya. So, ito yung aking speedometer. Busted na siya, so hindi na siya gumagana. Kaya yan ang gagawin natin yun. Papalitan natin itong andumi ng motor mo pare. Papalitan natin itong speedometer cable na yan. Ito na siya mga paps. Tinanggal ko na yung aking headlight para madukot natin yung cable. Ito na yung ating cable. Screwin nyo lang yan or ipihitin nyo ng inyong kamay pakaliwa. Dito sa may bandang baba mga paps, ayan kung makikita ninyo, meron dyan nag-iisang tornilyo. Ito sya, ayan yung tatanggalin natin. Pati yung kanina sa taas. Pag natanggal nyo yan, pwede nyo nang palitan. So ito na yung speedometer na nakakabit dati mga paps. Ayan. So kung natatandaan ko, itong pinalit ko na to pang Honda to eh. Pang Honda siya. Kaya lang yun sa may dito niya. Kinonvert ko na lang. Hindi kasi ganito yung nabili ko dati. Wala siyang ganito. So, ito lang siya. Yung disoksok lang siya. Wala siyang ganito. Kaya ang ginawa ko, kinonvert ko yun. Pinutol ko yung dati nito. And then, ito yung stock ko. Yung which is yung kinabit ko doon sa nabili kong cord. Or cable. Tapos kaya ito yung papalit natin. Ito naman mga paps, pang SYM talaga siya. Kaya lang pang bonus daw itong binigay sa akin eh. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mahaba siya. Pero wala namang problema yan. Pag kinabit naman yan mga paps, gagana pa rin yan. Although mahaba nga lang siya, pero wala namang kaso yun. So pagtanggal nga pala nito, gaya ng sabi ko kanina, pinipihit lang yan. Kamay lang, kahit kamay lang ang gamitin nyo. Pihitin nyo lang siya ng counterclockwise. Ay, clockwise pala pag higpit. Ah, wait lang. So kapag hawak nyo, pag ganun yung luwag, counterclockwise nga. Luwag pag ganun. Ganyan ang luwag. And then pag higpit, clockwise. Ganun. So ito, sira na to dahil nahugot na siya. Ayan, sira niya kaya hindi na gumagana. At ito naman yung papalit natin, makoto. At ito talaga yung pyesa na galing mismo sa SYM. Kasi sabi nila mga paps, wala talagang speedometer na swak sa motor natin na galing sa ibang brand. No? Kaya bumili ako mismo sa Makoto or sa SYM. Ito yon. At ikakabit ko na siya. So ito mga paps, nakabit ko na siya. At ito na yung ating bagong speedometer cable. Ayan, sobrang dali lang yan ikabit. Kaya kahit kayo, kayang-kaya nyo na ikabit yan. At
ito na. Testingin natin. Ayun, gumana na siya. Pumalo na siya ng G's ng Y5. So, okay. Gumagana. Gumagana siya. So, yan lang mga paps. At hanggang dito na lang tayo. Bye-bye.